kasabihan na ang buhay natin kailangan na ay hindi lamang para sa ating pangaraw-araw, ay kailangan din na bigyan natin ng importansya ang naglalang sa atin o ang nagtadhana sa atin dito sa mundo. Kailangan mo magpasalamat sa Panginoon sa iyong buong buhay at kailangan mo na magpuri sa Kanya sa iyong buhay para po na masaya din ang Panginoon sa atin na tagapaglib. So, mayroon tayong talakayan sa video na ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pakishare ang video natin para po na sa kunting pagsuporta sa ating channel. So, ang ating talakayin ngayon ay yung tungkol sa land preparation. So, ang mahalaga talaga sa pagtatanim, yung una, yung land preparation. Kasi, pag hindi natin ginagawa yan, hindi natin iniigian ang pag-prepare sa tinatawag na lupa na ating tataniman, mga idol o mga kapamers. So, apektado talaga ang ating pagtatanim. So, mayroon kasing nag-comment doon sa aking last video na in-upload sa aking YouTube channel na nagtatanong siya kung paano daw i-prevent ang hindi tumutubo yung mga tanim niya. So, I hope na mapanood mong video na ito kasi para po na kung saan ay madagdagan ang inyong kaalaman na patungkol po sa inyong katanungan. So, ang tanong niya, bakit daw namamatay yung mga tanim niyang aplaya? Na ano daw ang pwedeng i-gamot o para po na ma-prevent ang patay ng kanyang mga tanim ang palaya. So, isa sa mga dahilan, ka-farmers, idol, na namamatay yung palaya natin o ibang tanim, kasi po, ay yan po ay cause ng fungi. So, ang talakay natin ngayon sa video na ito ay yung land preparation. Yung land preparation, kailangan talaga, mga idol, ay kapag tayo ay nagpre-prepare ng tataniman nating lupa, kailangan talaga natin na bilad na maigi sa init with a long time para po na maiwasan natin yung mga fungicide o fungus sa ating pananim. So, ang kailangan mo talaga ay para po na mabawasan yung mga fungus sa lupa na ating tataniman. Ito, yun sa sinasabi na kasabihan na it's better to prevent, no? Mas maigi na i-prevent natin, no? Kaysa antayin pa natin na dyan na, no? Nariyan na, kumbaga nangyari na. So, ang gawin natin mga farmers, para po na maiwasan natin, so pag naararo na nating lupa, mga idol, ay talagang ibibilad natin sa init ng matagal, no? Para po na ang lupa ay mapatay yung mga fungi doon sa lupa. Mahalaga po yun sa ating pagtatanim kasi based sa aking karanasan, no, sa aking experience, sinishare ko lang sa inyo, mas maganda talaga yung taniman, yung lupa na matagal na nabilad sa init. Kasi, maiwasan mo doon yung mga fungi. O, maliban doon sa pesticide. Kasi, yung pesticide is galing talaga yan sa paligid, no? Nagmula sa mga tanim na iba o kaya mga damo dyan nagmula. Pero, ang fungicide, yun po ay tinitira yung ano natin, yung puno ng ating tanim doon sa roots, no? Mula sa roots hanggat sa puno niya until mamamatay siya. So, ang una natin na gawin dyan, kung mag-ano tayo, mag-land preparation tayo, kailangan ibilad natin sa init ng matagal, no? Kung kasi yung iba ay isang buwan lang, no?
mas maigi na tatlong buwan, ganyan mga idol. Para po na pag nararo na natin, pagbilad natin sa init tapos araruin natin, kailangan apat na bisis, no? Apat na kabisis na ating ibilad ating pag-araro para po na kung saan ay yung punggo sa lupa ay mawawala, no? Maiwasan natin yung mga pagkamatay ng ating mga tanim. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, especially sa nag-comment, nagtatanong doon sa ano kung anong prevention. Mayroon namang mga artificial prevention sa mga punggos, no? Pero hindi ko lang masyadong kabisado, no? Pwede naman kayo mag-search sa iba na mga farmers na dyan sa YouTube na mayroon lang na idea o mayroon lang alam patungkol po sa punjay. So ang nagpa-usapan natin dito ay yung land preparation lang para po maiwasan natin ang pagdami ng punggos sa ating tanim. Kasi yun po ang importante, no? Sayang kasi pag nagtatanim tayo mga ka-farmers na hindi tayo nag-prepare sa na maigi sa ating lupa, kasi magtanim tayo mahirap pag mapatay yung tanim natin na punjay ang sakit. Yun lang po at maraming salamat. Sana po nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo at salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat.